Hello. Ay. Ano, pasensya na. Ano yung nangyari? Wala signal sa loob ng bahay. Ah, okay. Hello. Kaya pala. Oo, kaya pala eh. Kasi sabi ko, ba't kayo hindi siya sumasagot? Kasi nga, supposedly Monday, pupunta po kami dyan nung isang anak-anakan ko na, ganun din ang ginagawa niya, parang si Pandemic Nancy. Pandemic Hero Nancy, ganun din, na noong may mga nasalan tao kaya noong kasagsagan ng COVID, nagbibigay-bigay din, charity rin ang ginagawa. So, inalok ko na kung gusto talaga niyang tulungan din si Chong Bobby, ay si Mr. Chang ako. So, sabi ko, baka naman pwede kang bigay ng kahit ano lang na tulong. So, isilin ko sa kanya kasi hindi pa siya pala updated doon sa sa issue niya with Basel o kaya Hungry Syrian. Kaya isinend ko sa kanya yung mga videos, ganito, ganyan. Sabi ko, well, expect na mababash ka, okay, expect na hindi lahat ay papabor sa'yo. Medyo, anuin mo lang yung sikmura mo. Sabi ko, pero siguro naman, pagtulong naman, di ba? Hindi porke binabash yung tao, hindi mo natutulungan dahil natatakot ka mabash, sabi ko. Hindi naman siguro ganun. Sabi niya, hindi naman ako ganun. Kung tutulong ako, yung talagang bukal naman sa loob ko yung pagtulong. So, ayan. Sabi ko, sige, kung kailan ka available. So, Monday daw siya available. So, sinabi ko, same time yung mga hapon, mga ganun nga, yung katulad ng dati. Yes, ma'am. So, saan po dapat? Sa Rio Mart or ano? Kasi last time, napagastos ka tuloy. Napagastos ka tuloy. Ma'am, hindi ko masagot yan, ma'am, kasi hindi ko alam, ma'am, kung by Sunday makapunta akong Bicol kasi meron na akong sasadyain doon. Pero, ma'am, ang kaanoan yan, na napabasa ko na ho yung resulta ng mga laboratory ni Abu G. Tapos, hindi ko rin po alam kung saan available, kung ando na ako ng Monday. Si Prince Sir, ma'am, makakaano niyan. Pati yung sa City Hall, siya mag-update din sa inyo. Okay. So, kumusta po yung laboratory test? Ano po yung reading? Halos lahat, ma'am, nasa boundary siya. Ano? Boundary ng, kumbaga sa yung cholesterol niya, almost boundary siya ng, halimbawa, kung ang cholesterol, halimbawa lang, ma'am, ang 1 to 10, overall na, na siya, ang normal na ang normal ay 1 to 10, nasa 10 siya, ma'am. Ay, so talagang nasa sukdulan. Nasa sukdulan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pati, ma'am, yung prostate niya, ma'am, kailangan niyang magpa-consulta na sa urology. Kasi, ma'am, masyado na nga, ma'am, malaki ang bukol. Talaga may bukol na? So, positive pala talaga, yes, na may bukong? Kinakayo daw yan, ma'am, para donate, parang gano'n. Pero, basta, ma'am, pati yung heart attack niya, ma'am, kailangan nun siya, hindi siya na... hindi siya pwede, ma'am, maiwasan niya yung stress. Kailangan ilayo pati siya, yung, kaya nga, oo. Yes, ma'am. Tapos, ma'am, pati yung sugar niya, mataas din. Hindi na dapat bawasan niya ng pag-ano. Yes, ma'am. Pati yung cholesterol, ma'am, yung maalat, dapat hindi na siya masyay. Oh, kasi... Kung makain yung... Yung mga ramen. Pati mga carbohydrates. Pati kanin o kaya noodles. Oo. Dapat, ma'am, babawasan. Mataas kasi yan sa ang blood sugar yan eh. Sa kanya, mga carbohydrates spice. Kailangan talagang mga gulay. Prutas. Tapos, ma'am, after 2 to 3 months, kailangan niya, ma'am,
ma-monitor na itong mga ano nila na ito. Magpapalaboratory siya ma'am every 2 or 3 months. Mm. Regular monitoring ng mga ano niya na yan. Mm-mm. Mataas na mo mga risk sa pagiging heart attack na. Naku. Sabi yun ng doktor. Naku, kaya kailangan sabi talagang... Sabi relax ka lang lagi. Huwag ka nag-iisip. Yun ang... Malaki kasing apekto nung ano eh, yung ginawa sa kanya eh, yes, nakasira sa buhay niya. Tingnan mo ngayon, katulad ngayon, oh, hindi na rin siya nakakabenta. Oh, eh ngayon, paano na? Paano na kung wala pang tumutulong na ibang tao na? Oh, yung rent niya, pagkain niya, lahat, di ba? Eh, mabuti nandiyan ka. Oh, eh kung wala ka diyan, oh sino? Wala. Oh, ganun yun ni. Eh. Nandiyan naman kayo, ma'am. Nandiyan din naman. Oo nga. Eh, kaso nga, napakalayo ko po. Napakalayo ko. Anytime na may mangyari sa kanya, hindi ko alam. Kaya umaasa lang ako kung ano yung update nyo. Kung ano yung nangyayari sa kanya. Kaya ikaw yung lagi kong tinatawagan. Okay, ma'am. Oo. Eh, kayo po. Kayo kasi nandiyan eh. Kaya mabuti nandiyan kayo. Malalaman nyo, ma'am. Mm-mm. Malalaman nyo, ma'am, kung anong... Kung, kasi kung makakalis ako ng Saturday night, Sunday night. Mm-hmm. Kasi biko, ang biyahe ko, ma'am, sagad yung biyahe. Mm-hmm. So, malalaman nyo, ma'am, bukas kung... Kung makabalik. May number naman kayo, ma'am, ni Sir Mike, eh. Si ano yun, eh? Si Stanley. Oo. Eh, siya yung kakontak niya, oh. Siya na lang ang ipapakontak ko. Oo. Para in case man, siya na lang yung ano kontakin namin kung ano, para sa Monday. Oo. Kasi... Sa pagkain naman, ma'am, hindi naman problema si Abuti. Mm. Kasi sa akin, may canteen naman ako, ma'am. O yun nga po eh. Open mabuli naman nga. Siya, ma'am, dito. O nga po. May prutasan ako, prutas ma'am. Naman. Hindi naman siya kung anong gusto na. Gulay. Kainin doon sa prutasan ko. Gulay, oo. Yes, ma'am. Ang problema lang po kasi, kung paano siya i-disiplinahan sa pagkain. Yes, ma'am. Ayun. Kasi hindi ka naman po lagi nakabantay sa kanya para pagbawalan kung ano yung dapat niyang hindi pwedeng kainin. Iyon ang problema. Kaya kailangan kami talagang... Sa ma'am, ang lagi niyang madalas siyang kainin, syempre, nandun siya sa bahay. Mm-mm. Noodles, pag tinatamad siyang kaya nga po, ramen. Eh. Siyempre, mangangu yun. Kaya tapos nga po, carbohydrates yun. Kaya nga ay, po. Bawal ang katmari daw, iwasan ang carbohydrates. Oo, kasi mataas po ng ano yun eh, ng sugar yun. Kaya kapag ng sugar. Opo. Kaya kailangan ma-maintain talaga kung ano yung mga ano niya, diet niya para hindi makasira. Eh, tingin ko pa naman, panay pa rin yung kain niya sa ano? Sa mga noodles at saka kimchi. Kaya yun ang problema. Kaya ma'am, every 3 months ma'am, kailangan na siyang imo, lagi na siyang dapat magpapalaboratory para opo. Maanoan. Lalo na ma'am yung prostate niya. Oo nga po eh. So, ipakayod yun. Hindi naman kailangan ng opera, kundi kakayo rin. Hindi ko po alam yan kung anong kailangan po nito madala sa urology. Urology. O sige, maghanap tayo ng ano urologist. Para ano na po. Kasi kung hindi po kasi maagapan yan, ano yan eh, magbubukol yan eh. Lalong ano. Mahirapan po siyang umihi. Ayun nga po, nakakatakot yun. Halos ano po. Oo, nakakaawa yun. Hirap kaya. 'Di ba? Walang pinagkaiban doon sa mga may bato, yung mga may UTI, mga ganun. Ganyan 'to. Eh ako naranasan ko na rin yun yung nasobran ako sa alat. Ay sakit kaya yun, UTI. Saka siyempre ma'am, pag may edad ka na, halos hindi na nagpa-function ang mga hindi mga na digestive system. Ayun po ang mahirap kasi, oo. Eh, kaya hanggat kaya pa po natin siyang alagaan naman, di ba? Hindi naman natin pababayaan. Kaya thank you nga po at nandiyan ka. Ako naman po, sabi ko naman, alam naman po dito na kung gusto niyang kumain, anong gusto niyang kainin, Kung ano na, hindi ko naman pinagbabayan. Oo nga po, kaya salamat po talaga. Oo. Eh, ano yung mga tao naman, alam mo naman yung mga tao, di ba? Alam mo yung mga tao. O ano ngayon, sa gastos, hinahayaan mo na lang si Chong Bobby pala. O ine-escape mo yung sarili mo sa gastos. Tingnan mo mga tao yung mga, alam mo yung mentality sila, nila, di ba? Kasi ma'am, yan yung mga taong walang nagagawa para mapagtakpan yung
pagkukulang nila, Oo. ikikritiks ka. So, hindi sila Yan. mapupuna. Oo. Kasi nga, ang attention sa inyo, kaya sa akin. Pero ang tanong, ano bang nagagawa nila? Wala naman pa silang nagagawa para kay Abuji. Meron, nakikinabang. No, yun ang ginagawa nila. Content tayo. Yeah. Ang totoo mo, pasalamat sila dapat, di ba? Dapat magpasalamat sila sa atin kasi wala silang may content kundi sa atin, di kumikita sila. Oh, tingnan mo. Eh ako naman, kaya ako talagang updated ako sa content para at least mabigyan ko ulit sila ng content. Oh. Dapat pasalamatan tayo, di ba? Mga ulol. Dapat pasalamatan pa nga. Ganyan ang mentality ng mga tao ngayon. Eh tayo naman, kilala natin ang sarili natin. Yes. Taas to, taas no o tayo, di ba? Di ba? Taas no o tayo. Kung ano-ano nakikreate ng mga ulol na yan eh. Kaya ang sarap ngang anuhin. Kaya ako, yung mga nag-i-start na nag-ano, ay sinasampal ko rin sa kanila. Nakikita mo, pag ginagawa ako ng caricature o kung ano-anong mga ginagawa nila ng mga picture para lang pang bait sa viewers, ay ibinabalik ko sa kanila yung mga picture at ginagawa kong sila yung katatawanan. Ito nga ako, mami. Yun daw, yung lagyan, yung lagyan nga nung tayo, yung mukha ni, yung takpan ng tayo, APG, yung mukha ni Mr. Chang. Gina-justify pa nila yun. Di ba? Kasi ang pagiging Pilipino nila. Di ba? Ang magulang kaya nila, lagyan ng pagkatapos ng pakinabangan eh, gaganunin? O, di ba? Di ba? Mga gago. Pero, hindi nila binibigyan. Hindi niya justify pa yun, ha? Oh. Ay, chocolate lang chocolate, daw. Mga ulol. Di ba? Natatangakatawa na nga lang, eh. Ganyan po sila, kaulol at kagago. Hindi nila alam na in every time na may nakukuha silang content sa atin, eh pinagkakakitaan nila. Tapos sasabihin nila na na Mr. Chang doesn't deserve not even 1 peso, not even 5 centimos. Wow! Ang kapal nila! Wow! Nakakadiri sila. Hindi sila nanginginig kung ano yung pinagsasabi nila, di ba? Nakakakilabot. Sarado na nga ang utak nila. Oo, nakakakilabot, di ba? At tayo na tumutulong sa matanda na wala naman tayong nakukuha in return, katulad nito, di ba? Kaya ko pinakita sa kanila na ako kaya kong magbayad ng 300K pagdating sa abogado. Kasi minamaliit tayo eh, wala daw tayong pera. Ay, hindi daw natin ma-afford, namamalimos lang daw tayo. Kaya pinapakitaan ko naman sila na kaya ko. There's no question. Di ba? So ngayon, sasabihin nila, ako daw ay scammer na. Ako daw ay nalilimos na lang. Diyos ko naman, may sugar daddy daw ako. Hindi nila alam na sinasabi nilang sugar daddy. Eh, asawa ko yun. Iniwan ko lang siya 25 years ago kasi gusto kong pumunta dito sa Pilipinas para magiging artista. Pero ngayon, alam ko na, iniwan ko lang showbiz completely. Siya na rin nagsabi noon, siya rin ang dahilan kung bakit ko iniwan ang Oh My Love. Kasi inoferan nga ako. Di ba? Ikaw, ano Chong Bobby, ooferan ka ba naman ng 5.5 million? Kasi minana niya yun sa tatay niya, pero hindi niya ginastos. Kaya kung ano lang yung ginagawa niya dati na, alam mo naman, masikap yun eh. Talagang hardworking talaga siya. Kung ano ang namana niya sa tatay niya, hindi niya ano. Pero sabi niya, I am willing to give this to you, ilalaan ko sa'yo. Alisin mo na lang yung sarili mo dyan sa Pilipinas. Iwanan mo na ang showbiz completely. Kasi yun naman ang dahilan kasi, bakit ko siya iniwan eh. Hey! I love my daddy. $1,000 for your weekly allowance. Please spend it wisely. Don't spend it all in 5 days. No. I promise don't. Because that was that's too much. That's for your food and whatever else you need. Thank you. I want that now. Now. I'll be sending it to you in the next 5 minutes. Okay, Daddy. I'll wait. Okay. I'll call you right back. Okay. Love you. Bye. 12:30 in the afternoon. I can tell you that the fund should be there in the next 11 and a half hours before midnight. Before me? Before midnight. Oh, I thought it was gonna be like 5 o'clock. This afternoon? No? So it has to be before midnight?
fuck am I going here? Hold on. Shit, I'm lost. Let me call you right back. Goodbye. I gotta concentrate here. I'll call you right back. Okay, make sure that I got the money, all right? Daddy. Did I call you by mistake? You keep on calling me. Hold on. Yeah, so I'll be sending you $10,000 for 2 months of your monthly allowance. I'm increasing it by 1,000 because of the pandemic. That's so nice. Thank you, Daddy. You're very welcome. That's very nice of you. Thank you so much. I love you. That is really nice. That's my Valentine's bonus. Yes. A little delay. I should have it to you in the next 96 hours. Okay. Thank you so much. I know something had happened to the what's that, BDO network, something? I thought it was going to come right away soon. So what happened? You talking the world remit? Yeah, what happened? How come it came, it was delayed? Because they changed their software, and when they changed their software, for whatever reason, they didn't list Banco de Oro as a option, for you as a reciprocant to receive the money. So I pressed the option that I thought was available, which was BDO Network, BDO Banking Network, which I thought was under the umbrella of BDO. Oh, really? But it turns out not. They're two separate entities. So that's why all the money that I just sent you is going to be refunded back to me, and I'm just going to increase it. So that way you have a real Valentine's Day. Thank you. At least I got $1,000 bonus per month. So that's 2 months. $2,000. Yeah. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. I'm going to spend with Stanley. Valentine. I'm going to be spending late Valentine with him, pretending that you're with us. It's only money. I shit it out. I don't care. I know. And you love me so much. Forever and ever and ever and amen. Ever. Amen. Oh, thank you, Daddy. I'll be there soon. When I die, I'm going to give you the $5.5 million that's sitting in an account for you. I hope that's going to be more than how much is pesos right now? How much is per dollar right now? 48, 49. Yeah. Yeah. I hope. But hopefully, I'll be alive for a few more years. I'd rather have you alive, okay? I'd rather spend my rest of my life with you alive, okay? Okay. Mm-hmm. I agree. I would rather have us very happy forever and ever. Amen. Love you, Doggy. Okay. Let me call you back. Let me finish this meal real quick. Okay. 15 minutes. Okay, Daddy. So let me know. Okay, so let me know when it's already sent, and I'm going to go and check it right away to the bank. At the bank, okay? Hopefully I'll be sending it soon here. Okay, I'll call you back. I love you. Love you. Bye-bye. Oh, so ngayon, I am proud na sabihin na kahit sabihin ninyo na humahabol lang ako sa pera niya, bakit? Asawa ko naman dati yun, ha? Diba? Tapos sinasabi nila, may lisensya daw ba ako para humingi ng donasyon? Sandali lang, bakit? Hiningan ko ba ng lisensya yung tao noon nung ako'y inaano niya? Nung kami? Every time ba niyang gilagalaw ako? O kaya every time ba niya na kami nagtatalik? Hinihingan ko ba siya ng lisensya? O diba? Ngayon, kailangan ko daw ang license para humingi ng donasyon. Ha? Sa asawa ko dati? Mga ulol! O diba? Mga gago naman talaga itong mga tao na ito. Ang sarap mura-murahin eh. They deserve kung bakit minumura sila ni Stanley eh. Diba?
Hindi ko lang talaga gagawin yon directly sa kanila. Alam mo bakit? Kasi nga naman, hindi ko ibababa ang kategory ko sa kanila. O, oh, diba? Hayaan ko si Stanley lang. Total, si Stanley, hindi naman siya showbiz. Ngayon lang siya nakilala dahil nga sa ganyan-ganyan. Pero, noong maliit pa siya, kasagsagan ng showbiz ko, kilala na yan. Kilala na nilang bad boy yan. Talaga pala nga na eh. Oo. Sila ngayon di makapagano dahil pag binumura-mura sila ni Stanley, pati magulang nila. Oh, pati di, magulang nila. Oh. Lailo sila. Ibinabalik lang po ni Stanley kung ano yung ibinibigay nila sa akin. Kasi wala naman akong ginagawa sa kanila. Diba? Wala naman tayong ginagawa. So bakit nila tayo gagaguhin ng ganun? Bakit tayo mumura-murahin ng ganun? Oh. So ngayon, pag naibalitad na, ibaling naman sa kanila yung pagmumura ng anak ko sa kanila, o tingnan mo, doon nila ma-realize na, ay, masakit pala, di ba? Mga ulol. Ay, Jesus, Diyos ko. Ako hindi ako natatakot kasi alam natin, hindi naman tayo kumikita sa YouTube. Alam mo sa totoo, sa Chong Bobby, alam mo sa totoo lang, noong last time na nakareceive ako ng pera dyan sa YouTube, December 21, so ngayon, nakita ko na yung kung magkano yung kinita ng YouTube ko. Hanggang ngayon, $151. At alam mo, hindi lang yun kay ano ha, kay Abu G. Hindi yung sa video ni Abu G, kundi the whole videos ko, yung kinita na 151. Ipapakita ko sa kanila na once na dumating na sa ano, sa bank account ko, ibibigay ko ng buong-buo yung $151 kay Mr. Chang. Oh, 'di ba? Isasampa. Aanin ko 'yun. Magkano lang yung 151, Diyos ko? Ha? Hindi pa ako mapapakain nun kung tutuusin. Barya lang 'yun sa akin. Kaya hindi nila wag nilang sabihin na doon ako ano kaya na ako nagpapalaki daw ng views para daw ako magkaroon ng pera. Pinagkakapirahan ko daw si Mr. Chang. Wow! Ganyan din sa inyo, 'di ba? Hindi nila alam na hindi ka pa naka-monetize. Kaya kala nga, hindi ko pa ako na-monetize. Eh. Oh, di ba? Ang problema ko yun. Mm. Diba ako after dun? Mm. After lang ako na i-booking yung ano niya na kaya ako siya mabait sa Pilipino dahil meron mo siyang Syrian Wanderer sa Facebook. Mm. Nag-comment nga ako eh. Oh. Sabi ko, tama, magiginagawa mo kaya ka nag-ano sa mga Pilipino kasi gusto mo maging Filipino citizen. Pero what happened to Mr. Abu G? Mm. Nag-commento ako eh, meron siya kanina doon sa Facebook eh. Sabi ko, anong ginawa mo kay Abu G? Sabi ko doon comment ko sa Facebook. Dahil gusto mo maging Filipino citizen, kaya kung ano-ano pinaggagawa niya para baka sa mga Pilipino. Mm. Pero bakit anong ginawa mo kay Abu G? Mm. Sabi ko, hindi I'm not born yesterday. Mm. Alam mo sa totoo lang, i-clarify nga natin kung ano status niya. Ah? Wala akong ma'am contact sa immigration. Oo, kasi first of all, ha, foreigner siya. Ang foreigner, ha, allowed lang siya mag-stay dito sa mga 45 days lang. Pero pag meron siyang asawang Pilipina, allowed siya 1 year. Every year, kailangan mag-exit siya. Lumabas. Pero according doon sa vlog niya, nung tinanong siya kung ilang years na daw siya dito, sabi niya 7 years na daw. At hindi kailanman siya nag-exit. So ibig sabihin, marami siyang utang sa immigration. Ba nagpapa-exit lang, ma'am? Kasi ha? Student yata ang una niyang ano. Ay, ang student lang student naman. Six months lang ang student. Renewable. Eh, paano kung hindi siya nag-renew-renew? Paano kung hindi niya na-maintain magbayad ng kanyang status? O, di ba? Di ba? Kaya, ang sarap na napunta ng immigration para maano ko kung ano talaga yung ano eh, status niya eh. Ano ba talaga ang pangalan niya? Basel Manadil ba o meron siyang ibang pangalan? Hindi ko rin po alam yan, ma'am. Oh, kasi may mga kakilala ko noon sa immigration eh. Noong ako'y kasagsagan kong nag-interview sa kanila, pwede kong balikan ng mga yon para lang malaman ko ano yung status niya. O, di ba? Kasi pag nalaman natin ang status niya, siguro nung una nagbabayad siya. Pero kailangan i-maintain yun.
i-maintain talaga na magbayad siya. I-maintain na every one year, exit siya. Ganun. Pero sinabi niya mismo, hindi daw siya nag-exit. So, ibig sabihin, kung hindi siya nag-exit at hindi siya nagbayad, malaking utang niya sa immigration. Eh, magkano ngayon? Magkano ngayon? Magkano ngayon ang ano? Ang penalty? Nako, doon madadali. Pag nagkataon. O, diba? Kaya siyang wag mag-ano. Wag siyang mag-runung-runungan dito. Kala niya, porque tumutulong na siya, eh, exempted na siya dito sa kaso niya kay Mr. Chang. O, diba? Eh, kung naman niya, tinatakot nila ako ilay-libel, sandali lang, nakasaad doon sa law mismo ng elder abuse. Do not keep quiet. Expose the abuser. Expose ko anong ginagawa sa kanya. Oh, yun ang ginagawa ko, di ba? At lahat ng statement natin galing din mismo kay Mr. Chang. Hindi tayo nag-create ng kahit ano-ano. Di ba? Kaya hindi tayo pwedeng ilalibel. Kasi lahat ng mga yan ay galing mismo kay Mr. Chang. At pinaparating lang natin in public kung ano yung nararamdaman ng tao. Kasi hindi nga niya naman talaga may ano yung may express yung sarili niya. Kundi kailangan talaga ng mga taong katulad natin na mag-express. Katulad yung ginawa mo, o, di ba? Kaya ganun talaga eh. So, ganun na lang po. Let me know. Sige pa. About Monday, ha? Para at least makita natin kung ano. Kung nandito kayo ngayon, kung wala kayo, and then si ano na lang ang kukontakin, papakontak ko. Sige po. Kausapin kayo. Opo, opo. Bigay ko yung ano. Sabihin niyo na rin po kay ano, kay Abu G. Okay? Okay, sige po. Chong Bobby, thank you so much, ha. Thank you so much. God bless you. Okay po. Okay, bye-bye.